Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang Master Guide Convention, idinaos ng North Philippine Union Conference sa Lipao Adventist Academy. Stewardship Directors and Leaders sa NPUC Territory sumailalim sa Level 3 Certification Training. Spirit of Prophecy Seminar, naging pagpapala sa buhay at paglilingkod ng Adventist Publishing Leaders at Literature Evangelists. Pangaral ng mga Adventista sa Santa Maria, Laguna, matagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Durham Filipino-Canadian Adventist Church, nakatuwang ng Palawan Mission at Adventist Hospital sa pagsasagawa ng medical mission sa Sitio Buwayan. Isang pamilya kabilang sa pinagpalang tumanggap ng tulong at paglilingkod ng Adventist Community Services sa Tabaco City. Ebenezer Pathfinder Club ng Parañaque Center Adventist Church, masayang sumabak sa survival camping. Adventist Communication Leaders at Media Teams, nagtipon sa Jeju Island, South Korea para sa ikasusulong ng Digital Evangelism and Ministry. Lahat ng yan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kami muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinangunahan ng Adventist Youth Ministries Department ang kauna-unahang Master Guide Convention sa North Philippine Union Conference Territory. Ang nasabing pagtitipon ay dinaos sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. At masayang kinasangkutan ng mahigit na 600 pathfinders and master guides na magkakasamang pinagpala sa samot-saring fun and learning activities doon. Ang mga kaganapan sa masayang NPUC-wide Master Guide Convention nasa Balitang May Pag-asa ni Wilmer Estrito. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference Adventist Youth Ministries ay idinaos ang kauna-unahang NPUC-wide Master Guide Convention sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City, Batangas. Sa pagtitipong ito ay inaasahan ang pag-unlad at pagbabago ng kaisipan ng mga delegado, lalo na ng mga kabataan sa konsepto ng leadership na nararapat manatiling nakatuon sa pagmimisyon, discipleship at pakikipagrelasyon kay Kristo. Inaasahan natin yung pagbabago, una sa konsepto ng leadership. Akayin natin sila papalito sa mission, driven, master guide. Yung mga leader natin, dapat nandun pa rin sa isip nila yung mission. Remember, ang mission ng Youth Ministries is to lead our young people into a saving relationship with Jesus Christ. Sa kabila ng matinding buhos ng ulan, ang nasabing convention ay idinaos kasabay ng pagdiriwang ng World Pathfinder Day at masayang dinaluhan ng mahigit 600 master guides. Ang malaking pagtitipong ito ay naglalayong patuloy na pasiglahin at isulong ang pathfindering ministry sa Adventist churches and schools sa buong Luzon. Ang ganitong gawain ay mahalaga para sa lahat ng mga master guide na magkatipon-tipon upang magkaroon ng marami pang idea kung paano palalaguin ang club ministry sa kanya-kanyang local churches and local schools. Napapanahon na magkaroon ng ganitong mga gawain upang sa ganyan ma-update natin ang ating mga skills. Ang ginanap na weekend convention ay napuno ng mahalagang aral mula sa lectures and devotionals at samot-saring fun and learning activities gaya ng land navigation, pathfinder drills, rappelling, archery at marami pang iba na talaga namang nagdulot ng sigla at pinagpalang karanasan sa mga delikadong dumalo. Ang pag-attend ng first Master Guide Convention na ito ay naging sobrang pagpapala, sobrang blessing sa akin. Hindi lamang sa spiritual life ko, tangi na doon sa nalaman ko na ang ministry na ito is not just a ministry, it's a mission. Naging pagpapala po sa akin ang convention na ito personally, ano, sapagkat unang-una sa lahat ay ang relationship po sa Panginoon ang pinaka-importante. It was a blessing na mas napaigting ang aking pong relasyon sa Panginoon. At itong relasyon na ito ay mahihikayat din po natin ang mga kabataan na ma-share na magkaroon din po sila ng relationship sa Panginoon personally. Tampok na bahagi din sa programa ang pagbibigay ng pagkilala at sertipiko sa mga butihing master guide na nanatili sa pathfindering ministry mula 5 hanggang mahigit 4 taon. Sa pagtatapos ng NPUC-wide Master Guide Convention,
umuwi ang mga delegadong bitbit ang mga aral at karanasang kanilang magagamit sa pagharap sa bawat hamon sa kanilang buhay at pananampalataya. This is the opportunity to share each other challenges, and this opportunity they can share their witness and they can courage, because our life is, you know, full of challenge and full of problems. But when they just share their witness how God is working, they just become encouraged. Naghahatid ng balitang may pag-asa mula sa Lipa Adventist Academy, ako si Wilmer Estrito para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Certification Training Level 3 ang mga Stewardship Directors and Leaders mula sa mga Mission and Conference, District and Local Churches sa buong North Philippine Union Conference. Ang weekend training na ito ay ginanap sa NPUC Headquarters at naging pagpapala sa pagtatapat at pagtatalaga sa paglilingkod ng mga butihing stewardship leaders. Si Marcy Gamaro ang maghatid ng balitang may pag-asa. Sa pagpapatuloy ng pagsulong ng gawain ng Simbahang Adventista sa pagiging mabuting katiwala ng bawat membro nito, ay tinipon upang sumailalim sa Level 3 Certification Seminar ang Stewardship Leaders and Directors mula sa mga misyon, conference, district, and local Adventist churches sa Luzon. Layunin ng nasabing certification seminar na alalayan at tulungan ang mga nagsidalong stewardship leader sa pangunguna at paglilingkod sa mga simbahan sa usaping may kinalaman sa pagiging mabubuti at tapat ng mga katiwala ng Diyos. Layunin ng ating ginagawang mga certifications na ito ay upang maalalayan natin at patulungan ang ating mga counterpart leaders, primarily yung ating mga stewardship leaders na pinadalo dito from missions and conferences, para maiayos ang mga pagpapatakbo ng ating mga local churches in terms of yung ating mga stewardship principles and guidelines. Ang ginanap na weekend certification program ay napuno ng mga presentation na hatid ng mga tampok na tagapagsalita, mga tagapamuno sa North Philippine Union Conference na nagbahagi ng mahalagang prinsipyo na kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga nagsidalo. Natutunan ko po na ang stewardship ay missional lifestyle, at it should start from within. Magsisimula po sa akin, and then itra-transmit ko po sa aking pamilya as an educator to be faithful, ano po, in giving what is due to our God. On my experience sa training ito, nakita ko naman ng lahat ng ating pong mga speakers, mga resource person natin ay well-equipped with the message na kanila pong itinakil. At ang lahat po ng aking natutunan ay tunay at sapat na ito po ay makakatulong sa loob ng Iglesia. Matapos ang Level 3 Certification Seminar, ay umuwing may panibagong pagtatalaga at pagtatapat ang mga butihing stewardship leader, bit-bit ang pag-asa at panalangin tugon sa hamon sa gawaing kanilang kakaharapin. Ang tanging aking masasabi ay ang inyong pagsasanay ay hindi lamang magiging 100 upang kayo ay lalo pang lumawig ang pagkaintindi tungkol sa stewardship, kundi tayo mismo na nag-aaral ay mabago ang ating buhay sa isang layunin na makita sa atin yung tunay na pagiging katiwala ni Kristo sa lahat ng bagay. Magpapatuloy ang pagsulong ng gawain ng NPUC Stewardship Ministries and Trust Services sa pagpapaunlad ng katapatan sa bawat Adventistang mananampalataya. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isinulong ang mga katotohanang dala ng Spirit of Prophecy sa seminar na isinagawa sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas. Ang naturang SOP seminar ay ginanap sa pangunguna ng North Philippine Union Conference Publishing Ministries Department, sa layuning maituro at gawing gabay ang espiritu ng propesiya sa kasalukuyang panahon. Ang iba pang mga detalye tungkol dyan, nasa balitang may pag-asa ni Cherry Dominguez. Sa layuning mapalalim ang kaalaman sa pag-unawa ng Biblia at propesiya,
Isinagawa ng Publishing Department ng NPUC ang seminar na may temang Proclaiming the Spirit of Prophecy sa Literature Ministry Seminary, Lipa, Batangas. Ito ay dinaluhan ng mga literature evangelist na pastors at APML or Area Publishing Ministries leader galing sa Central Luzon Conference, Cavite Mission, South Central Luzon Conference at Southern Luzon Mission. Ang layunin ng pagkadak ng Spirit of Prophecy ay ma-educate ang ating mga pastors, then at the same time ang mga kaanib ng iglesia kung paano ginamit ng Diyos ang mga espiritu ng propesiya para magabayan, mapalakas ang pananampalataya ng mga kapatid. Sa unang gabi, pinangunahan ng presidente ng NPUC ang pagbukas ng seminar at tinalakay niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng Spirit of Prophecy. Ako ay nagpapasalamat na maanyayahan sa seminar na ito na may temang Proclaiming the Spirit of Prophecy. Ang tanging layunin ay muling sariwain ang mga isinulat ni Ellen White na may kinalaman sa misyon ng Iglesia at maging sa mga nagaganap sa ating kapanahonang ito kung ano ang kanyang payo at maaari nating gawin. Sa pangalawang araw naman, pinangunahan ng mga leaders ng SSD at NPUC na sina Dr. Ian Felicitas, Pastor Ray Cabanero, Sir Rabbi Velasco, Dr. Abraham Del Rosario, at Pastor Armando Ogmar ang pagsariwa sa mga ginawa ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist na makakatulong upang muling pasiglahin ang pananampalataya ng mga dumalo. Sa araw naman ng Sabbath, lubos na pinagpala ang mga tao sa narinig na mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na pinadala na sina Pastor Brian Tolentino, SSD Spirit of Prophecy Director, Dr. Donnie Crisonchanto, Ayas Ellen G. White Stated Director, Dr. Roel Almosera, former Ayas Ellen G. White Estate Director, at Dr. Carlito Quedet, PPH Vice President for Editorial. Idiniin nila ang importansya ng pag-aaral ng propesiya at ang misyon ng mga tao na nabubuhay sa huling kapanahunan. Sa pagtatapos, pinangunahan ng Executive Secretary ng NPUC ang commitment message at ito ang muling nagpasigla at nagpatibay ng missionary spirit ng mga literature evangelist. Bilang pastor ngayon, ako po ngayon nagmuni-muni sa bagay na ito. Sabi ko nga po sa akin pong ire chairman na pagbalik ko po sa distrito ay hikayatin ko po ang lahat ikong mga kabataan. Lahat ng mga kapatid na kung saan sila po'y maki-involve sa gawain natin dahil ito po'y napakaganda. Marami kaming natutunan na kung paano yung ating Biblia ay matutunan natin kasama nung Spirit of Prophecy. Ito ay ang unang Spirit of Prophecy seminar pa lamang sa apat na missions and conferences na nasasakupan ng NPUC at ito ay magpapatuloy sa mga nakatakdang panahon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Dominguez, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng isang linggong pangaral sa Barangay Kasinsin, Santa Maria, Laguna, ang mga Adventista mula sa Eastern Laguna District. Sa pangunguna ng Diyos at paglilingkod ng mga ipinalang misyonero, ang nasabing pangaral ay umakay sa mga tao upang tanggapin si Jesus at magbautismo. Alamin ang paraan ng kanilang ginamit sa pag-ebanghelyo sa Balitang May Pag-asa ni John Miguel Flora. Sa kabila man ng maraming pagsubok na dumating sa pangangaral sa Barangay Kasinsin, ay matagumpay pa rin nairaos ang Evangelistic Crusade na nagbunga ng 14 na mga kataong tumanggap sa Panginoon dito sa J. Santiago SDA Church, Santa Maria, Laguna. Sa tulong na ipinadala ng 1,000 Missionary Movement sa katauhan ni Sister Jolie B.F. Gregorio at Sister Angel Kai Mingilian, ay naging posible ang pagpapatuloy ng gawain sa lugar ng Kasinsin na nooy isang unentered territory ng Eastern Laguna District. Bagamat hindi naging madali sa mga misyonerong ito ang pagdadala ng pabalita ng kaligtasan, ang estilo ng friendship evangelism ang ginawa nilang paraan upang himukin na makinig ang mga tao roon gabi-gabi. Sa tulong ng Panginoong Diyos, kahit sa sobrang hirap po ng amin na pagdaanan, nakakapagod, pero natapos po natin ang
gawain doon po sa Barangay Kasinsin. Kahit po napakahirap ano. Super kasi yung ano, yung mga tao ay close-minded. Oo, close-minded po sila. Na close din ang door nila. Oo. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon kasi may mga tao pa ding handang buksan ang kanilang pinto para tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Oh, yan. So ayun po yung nangyari ngayon na nagkaroon tayo ng pangangaral sa Kasinsin. Ito lang. So 1 week po yun. Praise the Lord at merong mga 8 tumanggap kay Kristo. Yan. At maraming salamat din po sa suporta ng buong distrito ng Eastern Laguna. Napaka yung suporta super supportive talaga sila, lalong-lalo na po ang ating district pastor dito, si Pastor Ernel Gasula at ang kanyang asawa. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga panalangin at purihin po natin ang Panginoong Diyos. Nagsimula ang gabi-gabing crusade na may temang Buhay at Kalusugan kay Jesus mula noong September 3 to 8 sa pangunguna ni Pastor Michael Dalida, SCLC Communication Director na dinadaluhan ng higit 20 mga tagapakinig kasama ang District Pastor na si Pastor Ernel at Ma'am JL Garasula. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bagaman ang ating gawain ay maikli lang, no? Nakakatuwa sa puso na sa kabila po na talaga mga tao ay parang natikom sa kanilang sarili, may mga tao pa rin na ang Panginoon ay handang gamitin, handang tawagan para sa kanyang gawain. Ang 14 na mga nabautismuhan ay binubuo ng 6 mula sa Mabitak at 8 buhat sa Kasinsin at isa riyan si Sister Nerissa Mendoza na ibinahagi ang kanyang kwento ng pag-asa. Ano kasi nung unang-unang umatenda ko, ano, talagang ang mensahe kasi nila sobrang malinis, maayos. At saka yung pag nagsasalita sila, dama mo siya. At kahit yung sa mga awit, talagang ramdam mo yun na pumapasok sa'yo. Ramdam mo talaga siya na kalapit mo lang siya na parang hawak ka. Sa ngayon ay mayroong pulutong sa lugar na ito na kalaunan ay inaasahang maging isang organized church. Ating patuloy na ipanalangin ang mga bagong kapatid na ito upang makasama natin sa pagdating ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Santa Maria, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Libreng mga gamot, check-up, pagtutuli at iba pang mga serbisyong medikal ang hatid ng Durham Filipino-Canadian Adventist Church sa medical mission na kanilang isinagawa sa Sitio Buwayan, Nucuyo, Rojas, Palawan. Katuwang ang Palawan Mission at Adventist Hospital, umabot sa mahigit 200 tao ang kanilang mga napaglingkuran. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Josamel Tadlas. Isang masaya at matagumpay na medical mission ang ginawa po ng ating mga kaibigan na nagbumula po sa Durham Filipino-Canadian State Church na kung saan ay marami po ang ating mga kababayan ang napaglingkuran dito po sa Sitio Buayan, Barangay Nucuyo, Bayan ng Rojas, Palawan. Nag-uumapaw ang kasigasigan ng ilang membro ng Durham Filipino-Canadian SDA Church na mapaglingkuran ng isang komunidad sa mahilagang bahagi ng Palawan. Yung team namin, mostly composed of young people. So basically, it is a project by the youth department ng church namin. Our hope is that someday, sila na rin ang mag-lead. So they could see us doing it, they could assist, and then later on, sila na yung mag-take ng initiative to spearhead projects like this. Sa tulong ng Adventist Hospital Palawan, Palawan Mission at mga kapatiran sa nahasabing distrito ay naisagawa ang medical mission na kung saan ay napaglingkuran ang nasa mahigit kumulang 250 mga kababayan sa nasabing lugar. Ako po ay nagpapasalamat sa Seventh-day Adventists sa ginawa nila pong medical mission na malaking tulong po para sa aming mga mamamayan na nakatulong din po lalo na sa aking anak na nagpatuli po siya na libre ng walang bayad. At nagpapasalamat po ako dahil kila doktor na may libre pong check-up, may libreng gamot. At salamat din po sa Panginoon dahil siya po ang dito po na matulungan kami sa Buayan. So ako po yung nagpapasalamat sa Seventh-day Adventist na nag-organize nitong programang ito na nakakatulong sa aming mga kabarangay.
sa mga doctors na tumutulong para dito na mabigyan ng magandang serbisyo pangkalusugan ang aming mga kabarangay. Ang Medical Mission ay kasama sa isang linggong programa ng mga kabataan upang makatulong sa komunidad na mas makilala nila ang dakilang manggagamot at tagapagligtas na si Jesus. Tuwing umaga ay dinadaos ang Vacation Bible School at sa gabi naman ang Pangaral ng Ebanghelyo. Sa biyaya ng Panginoon, nagbunga ang walang kapagurang paglilingkod ng 39 na makatumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Mula po dito sa bayan ng Rojas, Palawan, hatid ang balitang may pag-asa. Ito po si Josamel para sa Hope Today in PUC News. Nakibahagi sa pagsasagawa ng outreach program sa Tabaco City ang Adventist Community Services, kabilang sa naging target ng kanilang paglilingkod ang isang pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Si Christian Ed Bonggon ang may hatid na balitang may dalang pag-asa. Adventist Community Outreach Program ang isinagawa ng mga kapatiran sa Tabaco City upang tulungan ang mga nangangailangan. Narito ang aking ulat. Ito si Junjun Ganar, nakatira sa maliit na tahanang ito. May 3 anak, ngunit ilang buwan ang nakalipas, siya at ang kanyang mga anak ay iniwan ng kanilang ilaw ng tahanan. Isang grupo ng mga Adventista mula sa Tabaco City ang nagtulong-tulong upang mapagbigyan ng agarang pangangailangan pisikal ang mag-aamang ito. Bukod sa material na tulong, nagsama-sama ang mga kapulisan, simbahan at komunidad upang magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa pamilya na ito. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay buong pusong tinanggap ni Junjun at ito ay nagbigay ng lakas sa kanyang pagdidesisyon bilang ama ng maliliit na mga bata na ito. Yung gospel na ito, ipinangaral natin ito na yun ang solusyon ng lahat ng mga problema. Ang mga Adventista ay nakitaan ng pagmamalasakit at kahangahangang inisyatibo sa larangan ito. Nagpapasalamat tayo na tayo po ay ginamit ng Panginoon para makapagdala po ng pag-asa sa kanya pong pamilya. At pinaka-importante po ngayong hapon ay naibdala po natin si Kristo sa lugar po ito, lalong-lalo na po kay Brother June. At tayo po ay nananalangin at umaasa na naging masaya siya at nadama niya po ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga taong ginamit niya sa ating pong activity ngayong hapon. Nagpapasalamat po sa mga tulong na abot sa ko, tapos sa mga anak ko po. Importante yun po na talaga po ako ng katrabahong marang dahil sa mga anak ko na hindi pa. Hangad ng bawat isa na maipakita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga taong nangangailangan nito. Mula dito sa Tabaco City at may layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edros Limbunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sumabak sa makabuluhang survival camp ang master guides and trainees ng Ebenezer Pathfinder Club mula sa Parañaque Center Adventist Church. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, doon ay nasubok at nalinang ang kanilang situational and survival skills. Ang kanilang masaya at pinagpalang naranasan, balitang may pag-asa ni Dolly Sweet Punay. Nagsigawa ng survival camp ang Ebenezer Pathfinder Club ng Parañaque Center Church. Nagsigawa ng survival camp ang Ebenezer Pathfinder Club ng Parañaque Center Church na may temang Thrive Against Odds. Ito ay ginanap sa 70s Community Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna, pinangunahan ang nasabing programa ng kanilang club director, Master Guide Luisito, at ng Area 10 Pathfinder Coordinator, Master Guide Jerry Rubrico. Kasama rin bilang mga staff, ang ating mga Master Guide mula sa Genesis Pathfinder Club at Shalom Pathfinder Club. Ako po ay natuwa noon dahil sapagkat bumukas ang pintuan para sa akin ulit dahil talagang gusto ko ulit matuto and then may share din yung mga knowledge na natutunan. Although kahit master guide ako, nag-refresh pa rin ako ng mga dating tinatakil na lesson. Ang nasabing programa ay nakatulong na mas lalong mahubog ang kanilang talento at maipakita ang kanilang natutunan sa buong isang taon at kalahating pagsasanay para maging isang ganap na master guide.
Ang survival camp ngayon ay hindi matatawaran yung experiences na pinagdaanan namin. Dito natutunan namin kung paano gumawa ng mga bahay, paano mamuhay bilang isang ordinaryong mga Pilipino o mga Adventist sa bundok. Naging bahagi din ng programa bilang Divine Speaker at Commitment Speaker si Pastor Jaime Aventurado Jr. na nagbigay ng magandang mensahe ng pag-asa sa mga trainees para mas lalo silang mag-survive sa mga kakaharapin pa nilang pagsubok. Kalakip ang ating panalangin na nawa sila ay maging isang kasangkapan sa paglago ng Pathfindering Ministry. Ebenezer Pathfinder Club, we survive! Layunin maghatid ng programang May Pag-asa, ako po si Dali Sweet Punay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Ginanap sa Jeju Island, South Korea, ang Global Adventist Internet Network or GAIN Asia na dinaluhan ng communication leaders, directors, and Adventist media teams. Isa sa mga binigyang pansin sa pagtitipong ito ang pag-usbong at patuloy na paglago ng digital media at kung paano ito magamit sa paglilingkod at pag-ebanghelyo. Ang balitang may dalang pag-asa, hatid ni Joy Esteves. Ang mga direktor ng komunikasyon, mga koponan ng media at mga tagapangasiwa ng komperensya ay nagsama-sama para sa isang media convention, September 13 to 17 sa Jeju Island, South Korea, para sa GAIN or Global Adventist Internet Network na may temang I Will Go Digital, isang platforma na nag-uugnay sa mga profesional sa komunikasyon ng Seventh-day Adventist at mga media entrepreneur sa buong mundo upang magbahagi ng mga mapagkukunan, makipagtulungan at suportahan ang isa't isa sa kanilang personal at professional na paglago. The Seventh-day Adventist Church is getting more and more into digital evangelism because we need to go where people are, and the fact is they are on the internet. It is an unprecedented opportunity to enter people's homes at any time of day or night, to be beside them when they're going through a crisis, to be with them when they need prayer. Ibinahagi ni William Costas Jr. ang kaniyang pananaw kung paano ipapalaganap ang mabuting pabalita sa mga panahong ito. Media is where everybody is now. So if you want to reach people, you need to use media. Narito ang mga binahagi ni Pastor Justin Kim sa malaking bahagi na ginagampanan ng Adventist Review sa ating lipunan. Our goal is to be a medium for revival in God's remnant church. And so that means going back to history, learning where our Adventist identity is from, but also going forward and where are the mission opportunities? Where do we need to be out and where do church members need to be excited in? So really want to get back to fundamentals on why we're Seventh-day Adventists and to encourage the church to stick together and to wait for Jesus coming together. Narito naman ang mga naobserbahan ni Pastor Sam Neves pagdating sa mga hamon na kinahaharap ng media. One of the big challenges that we're facing is integration, is how to hand off from one media entity to the next so that we can really serve people all the way to the local church where they can experience a new life with Christ and mission involvement. First and foremost, the church needs to strengthen its presence online. The brand of the church, the Seventh-day Adventist Church, needs to have powerful social media channels where community is created and pastoral care is given, digital pastoral care. People need to be able to ask for prayer and have people praying for them. We must be able to be part of people's lives even if we only see them on screens for a while. Nagbahagi din naman si Pastor Rex Mangliman, Executive Secretary at Communication Director ng Cavite Mission, sa kanyang mga natutunan sa tatlong araw na convention na ito. Maiiwanan talaga tayo kung hindi tayo magtulong-tulong na ma-reach out sila. And then itong GAIN na ito ay nagmukas ng aking isipan kung paano pa makakapag-collaborate ang ating mga institutions, tayo na nasa leadership, kung paano talaga maabot ang mga tao na nasa ganitong technology. Ako po si Sister Joy Esteves, nag-uulat para sa NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at sa kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services
dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala lamang ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si James Matthew Burse at ito ang Hope Today NPUC News.